Blessed morning, mga ka-faithful. It's another day, it's another Sunday when we can all worship Jesus together. His word says in Psalm 100 verse 4, "Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise." Now let's all together give Him the best cup of offering because this is our time. This is your moment to worship God. Top of our lungs, there's a sound breaking out, Lord, for all that You've done. And now we're turning our hearts to You, and no, we'll never stop, loving You. This will be the best time of we encounter Your love again. Here with You, our hearts will come alive as we declare Your praises. Oh, 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 oh. As we declare Your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with Your love. Every heart set apart just to be where You are. And now we're turning up, turning our hearts to You. And no, we'll never stop, loving You. This will be the best time of our lives as we encounter Your love again. This is our moment to live Your name. Oh, 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 oh. As we declare Your praises. Oh, 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 oh. This will be the best time of our lives as we encounter Your love again. Here with You, our hearts will come alive as we declare Your praises. Oh, 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 oh. As we declare Your praises. Oh, 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 oh. As we declare Your praises. Hi, faithful. Sige po, let's all clap our hands. Yan, together. And let's show God that we stand firm in our faith and that no matter what happens, we will continue fighting the good fight of faith for His glory alone. Sige po, let's prepare our hearts and worship Him. There is a promised land waiting for me. Sometimes there's an ocean that lies in between. Keep on traveling the path where You've been, till I'm right where You want me. That's where I will be. Freedom's calling, and it has a name. Oh, no room for my chains. Oh, You've sent them away. Freedom's calling, and it has a name. And it is Jesus. Journey there, walls that we made, I'll
my chains undone. Worship is a lifestyle. When we sing to the Lord, it is as if we're speaking the language of heaven. And another form of worship is through giving back to the Lord. We can give our time, our talent, and of course, our tithes. Now, let me encourage you in 2 Corinthians 9, verses 10 and 11. Sabi po doon, now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous in every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. When we give our tithes to the Lord, madami po itong napupuntahan. Not only to the operation of the church, but also helping our community and all of the volunteers of the church. So when you are ready, ihanda nyo na po ang inyong mga tithes. Make sure that you will give cheerfully and lahat ng inyong mga prayer items for this week, for this month, for this year ay isama po sa ating prayer. Now let me pray for our giving. Panginoon, we thank you for this day. We thank you that we know you would give us, Lord, the heart of a giver, Panginoon, and we know that you will answer all our prayers, Panginoon. Salamat po. Alam po namin na lalawak pa ang aming mga business, Panginoon. Poprotect niyo po kami ang aming mga health, Lord God. Pagpapalain niyo po ang aming mga pamilya, Panginoon. At lahat po, Panginoon, ng mga desires na aming mga puso ay ipagkakaloob niyo. Maraming maraming salamat po. We bring you all about the praises and the glories. In Jesus' name we pray. Amen. Now, here are the ways on how we can give. In the Bible alone, I'm saved by grace through faith in Christ I belong.
I'll honor and glorify God for this I am born. I believe that I am forgiven. My past has been forgotten. I'm walking on a new direction, seeing a brighter destination. I'm experiencing restoration as I guard my daily devotion. Thank you, Jesus, for your protection as I worship, give, and do mission. As I listen and obey, God is giving me greater days. As I work with my faith group, God is changing my old days. As I seek and serve God's purpose, I see favors every day. As I love more and become selfless, I see pride fade away. Each day I am working towards the vision of transformation and multiplication, coaching and teaching the next generation, and experiencing an amazing progression. The Suke music team has prepared for you a very special song, and it's very special because it's our first original song. We've always dreamed of composing and performing our first original song, and as Kuya Simon Palier initiated this, this song shows us that sometimes when we are weak, God reminds us how faithful He is, and His faithfulness causes us to do things for Him, to run for Him, to rise for Him, to live for Him. So we hope you learn this song because we will be singing this a lot more this anniversary month. Come on, let's clap our hands. But you never cease to fill me. You are faithful, all my days. You are faithful, all my days.
Kamusta, kaibigan? Araw-araw, maraming mga bagay ang nagaganap sa ating buhay at ang marami doon ay hindi tayo handa. Hindi natin alam kung ano pa ang mga susunod na mangyayari, kaya kailangan po natin ang mensahe natin for this month. And that is the strength to keep on going. Paano nga ba makakalaban sa mga hamon ng buhay? Life is not easy. Kahit pa nga tayo ay mga Kristiyano na, may Jesus na tayo sa buhay natin, God did not promise us na magiging madali ang buhay. Pero nangako siya na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Kaya ano ang hamon ng salita ng Diyos para sa atin? Stand firm, stand strong. Once again, our message for this day is all about stand firm, stand strong. Panginoong Diyos, namadalangin po kami ng kalakasan mula sa inyo. Inaamin namin na kami po ay mahina, walang magagawa, napapagod, nasasaktan, pero nagtitiwala sa inyong tulong at kaloob na kalakasan. Sa lahat ng kasama ko po ngayon, as we have decided to worship you, to lay our time, to listen to your word, palakasin niyo po ang aming kalooban, palakasin niyo po ang aming pananampalataya, at palakasin niyo po ang aming pong mga katawan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Mga ka-faithful, ano po ang ating pag-uusapan ngayon? Stand firm, stand strong. At ito po ang buod ng ating mensahe. When overwhelmed, stand strong. But we can only do that when we are kneeling often. Kapag marami na ang mga pinagdadaanan natin at niyuyugyug na tayo kabi-kabila, tumayo lang po tayo ng mabuti. Pero hindi tayo makakatayo kung hindi tayo marunong lumuhod sa panalangin. God did not design us to fight our battles alone. We cannot focus on our problems and on God at the same time. Naniniwala ka naman na ikaw at ako ay nilikha ng Diyos, hindi ba? At nang nilikha niya tayo, we were not meant to be alone. Kayo mga nag-iisa dyan, nagsosolo, na kinakaya ang problema, sorry po, that was not God's design for you. Nilikha niya tayo na maging karelasyon po niya. Kasama po siya. Kaya po sa pagharap natin ng mga pagsubok ng buhay, hindi tayo dapat nag-iisa. Kailangan magkakasama tayo at kailangan kasama natin ang Diyos. In Proverbs chapter 3 verses 5 to 7, paborito ng marami, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Kung tayo daw po ay magtitiwala, magtiwala tayo ng lubos sa Diyos, wag sa ating mga sarili. Sa lahat daw po ng ating gagawin, tanungin natin siya. Alamin natin kung ano ang kalooban niya. Huwag bira ng bira, huwag tira ng tira, huwag magyayabang. Kasi kadalasan na nagyayabang, napapahamak. What do you mean by standing strong? Diba kapag may labanan, pag nalaglag ka, talo ka sa boxing, sa basketball, saan pa ba? But standing strong, katulad po ng mga sundalong nakikipaglaban, standing strong is an attitude of quiet confidence in the character of God. Dahil naniniwala tayo na mabuti ang Diyos, mahal niya tayo at hindi niya tayo pababayaan, tumatayo tayo sa katotohanan yon. Meron tayong pagtitiwala, tahimik man tayo, hindi tayo agad sumusuko. Dahil nagtitiwala tayo, natutuparin ng Diyos ang lahat ng sinabi niya. Stand firm, ang sabi natin kanina. To stand firm is to refuse to change decision or position. To defend and insist.
Pag sinabing may tayo, hindi pa bago-bago ng isip. Alam mo kung ano ang tama at tinatayuan mo yon at hindi ka nagbabago ng iyong posisyon. Stand strong. We endure. We talk openly about what we're feeling. We learn and process and move forward. Hindi sapat na tayo ay tumatayo. Kinakailangan kahit anong pag-uga sa atin, nandun pa rin tayo at hindi tayo natitinag. May endurance, sabi nga, no? At kahit na nahihirapan ka, inaamin mo kung ano yung mga nararamdaman mo, pero nagdidesisyon ka pa rin tumayo, hindi sumuko, mag-aaral, matututo, at mag-move forward. Ang ating pong talata ngayon ay hango sa Ephesians. Yung buong aklat ng Ephesians in chapters 1 to 6, sinulad po ito ng ating pong Apostol Pablo nang siya po ay nasa para sa mga taga-Efeso. Yung chapter 1 to 3, sinasabi niya po yung mga kayamanan na meron tayo, mga pagpapala na meron tayo bilang mananampalataya ni Jesus Christ. Pero sa 4 to 6, sinabi niya yung mga pagbabago na meron sa atin, na dapat merong pagkakaisa, pagmamahalan, pagpapasakop ng asawa sa asawa, pagmamahal sa mga anak, at pagsunod sa mga magulang. At sa dulong-dulo, ito ang sinabi ni Pablo in verse 10. A final word. Be strong in the Lord and in His mighty power. What is our message for today? Be strong and stand strong, stand firm. Sabi niya po doon ay be strong in the power of the Lord. Ang ibig sabihin po nito ay kinakailangan po nating tumayo. Tumayo saan? To be strong in the Lord. At saan? And in His mighty power. Tatlong bagay po on how to keep on standing strong. Firm foundation, full armor, and faithful action. Simulan po natin sa firm foundation. Anong sabi kanina? Be strong in the Lord and in the power of His might. Pag sinabi pong firm foundation, siyempre kung tatayo rin lang tayo, siguraduhin natin na matatag ang ating tinatayuan. Kasi baka mamaya meron tayong prinsipyo na pinapakipaglaban. Pero yung prinsipyo pa lang yun ay hindi matibay. Napakahalaga na matutunan natin ngayong araw na ito yung salitang prinsipyo. Marami pong bagay sa buhay natin ang nakasalalay sa mga prinsipyo. At kung ikaw at ako ay walang prinsipyo, mauga ang ating mga buhay. Lapitan ka lang ng barkada mo. Lapit-lapit na, bago-bago na ulit ang tayo mo. May nagsabi lang ng ganito, bago na naman ang tayo mo. Mapakahalaga ng prinsipyo. At yung prinsipyong pinangahawakan natin, universal truth po yan. At ang pinakamaganda, dapat yung prinsipyo na pinatayuan natin ay prinsipyo ng Diyos. Firm foundation. Stand in the long. Be strong in the Lord. Ano nga ba yung be strong in the Lord? In Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, for by grace you have been saved through faith. This is not your own doing. It is a gift from God, not a result of works, so that no one may boast. Kailangan unahin natin yon. To be strong, we have to be in the Lord. We cannot be strong on our own. We need to be strong in the Lord. Siguraduhin natin na kasama natin ang Diyos. At mangyayari lang yun, katulad ng talata kanina, if we have been saved by grace through faith. Naalala mo nung panahon na ikaw ay nakarinig ng Word of God, tapos naniwala ka. Naramdaman mo yung biyaya ng Diyos sa'yo dahil nanalig ka. At ang sabi sa'yo, ikaw ay na kay Kristo na.
imposibleng maging strong if we are not in the Lord. Mahalaga yon. John 15 verse 5, those who remain in me and I in them will bear much fruit. For you can do nothing without me. Meron daw pong mangyayaring maganda doon sa mga taong nakadikit sa Diyos. Anong sinasabi? To be strong in the Lord, we must also know our weaknesses. Hindi ka pwedeng maging strong na hindi mo alam kung ano ang iyong kahinaan. San ka ba mahina? Alam mo dun sa ating mga kahinaan? Doon malakas, doon tayo palalakasin ng ating Diyos. Kasi pagka marami po tayong mga hindi inaamin na mga kahinaan, naku, magkakaroon tayo ng pride. Pride blinds us to our true condition, that we are weak, but God is strong. Pag mataas ang ating ere, ang akala natin, sobrang lakas natin talaga at kayang-kaya natin ng lahat. Hindi yan totoo. Ang totoo, wala naman talaga tayo eh. Ang totoo, mahina tayo. But when we are in the Lord, then we become strong. May isa pong mama na nakakita ng cocoon. Alam niyo po yung cocoon, hindi ko alam sa Tagalog. Nakakita siya ng isang nasa loob ng cocoon, a small butterfly who's trying to go out. Pero nakita niya, nagsastruggle yung butterfly. Naawa siya dun sa butterfly. Kaya ang ginawa niya, medyo ginupit niya. So true enough, nakalabas naman po yung butterfly. Pero habang lumalabas yung butterfly, nakalabas naman finally. Pero ang sad part of the story, hindi siya nakalipad. Bakit? Kasi hindi siya na-develop. Bakit? Kasi tinulungan siya ng mamang yon. He meant well, pero hindi yon nakatulong sa kanya. Mga ka-faithful, mahirap mang tanggapin, pero marami sa atin ang na-develop nang dahil sa mga hirap na ating pinagdadaanan. May mga estudyanteng hindi nakapasok dahil walang pera. May mga estudyanteng hindi makapag-aral kasi walang ipapangtustos ang mga magulang. Pero hindi kayo tumigil. You stood strong and you stood firm. Kaya naman ano ngayon? Nagkaroon kayo ng pakpak. Tumatag ang inyong karakter. Ang tawag dyan ay stand firm, stand strong. Once again, ang sinasabi nating firm foundation is that we have to stand strong, be strong in the Lord. 2 Kings chapter 19 verses 34 to 35. For I will defend this city to save it from my own sake and from my David's servant's sake. And it shall come to pass on a certain night that the angel of the Lord went out and killed in the camp of the Assyrians 185,000. And when the people arose early in the morning, there were corpses all dead. Ito po ay isang kwento na kung saan nanalangin sila na imposibleng bagay hindi nila kayang labanan yung kanilang kalaban. Kakaunti lang sila, mahina lang sila. But when they prayed, they knelt before the Lord. Nanalangin sila, Panginoon, mahina kami, but we are strong in you. Inaamin namin ang aming kahinaan, pero malakas kami kapag ikaw ay kasama namin. Alam mo, dun sa talatang binasa natin kanina, ang Diyos ang gumawa at nanalo nga sila. Imposible! Pero sa Diyos, walang imposible. To stand strong in the Lord, we have to know His full strength. Paano ka magiging strong in the Lord kung hindi mo naman alam kung ano ang kayang gawin ng Diyos? Mag-aral tayo ng Kanyang salita. Kapag may pagkakataon, mag-aral ka ng iyong Biblia. Alamin mo kung ano mismo ang sinasabi ng Diyos doon. Sumama ka sa faith group, mag-fellowship tayo. Mag-aral ka sa Faithful Leadership Institute natin. Lahat ng pagkakataon na aralin natin ang salita ng Diyos para makilala natin kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin. Kaibigan, pag-isipan mo ito.
Be strong in the Lord. Gaano nga ba kalakas ang iyong Panginoon? Ikalawa, Ephesians chapter 6 verse 11a, put on all of God's armor. Wow. Number 2, it's not enough to have a firm foundation, being strong in the Lord. Alam natin kung ano ang ating weakness, pero alam natin kung ano ang kanyang kakayahan. Number 2, we have to put on the full armor. Walang lumalaban sa isang labanan ng hindi nakahanda. Lagi pong sinasabi ng mga nagsishare sa atin ang gospel na masaya kay Lord, pag naging Christian ka, masaya ang buhay. Totoo po ba yun? Masaya, oo, pero hindi ibig sabihin exempted sa mga sakit at hirap. Meron yun. Because we live in a broken world. I always tell you that. Pero ang difference is that when we undergo all this not so good things, hindi tayo nag-iisa, hindi tayo pababayaan ng Diyos, at binibigyan niya tayo ng lahat ng kailangan natin para ito ay mapagtagumpayan, para ito ay malampasan. Nung isang araw po, mahirap yung aking pong pinagdadaanan. Medyo nato-torture ako sa isip. I have to admit, nasa stress po ako. At syempre, alam nyo naman, kapag nasa stress at nato-torture ang iyong emosyon, pati ang iyong isip, nagkakaroon ka ng panghihina at hindi ka masaya. But I prayed and prayed and prayed to the Lord, at salamat po sa lahat ng nagpe-pray para sa amin. Alam mo, nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng isang tao na nag-send lang po ng chat sa akin. At ang sabi niya, "Timitch, kaya mo po yan kasi overcomer ka po ate eh." It was just a simple text. But God reminded me of that word, the same word in His word, that we are more than conquerors, that we are overcomers in Jesus Christ. Stand firm, stand strong. At naalala ko po na napakabuti ng Diyos na marami na tayong nalampasan. At itong bagay na pinoproblema ko, sa tulong ng Diyos, hindi ko man kaya, pero minsan pa ipapakita ng Panginoon na kakayanin ko dahil nandito siya, kasama ko siya. You and I are overcomers. Paki-chat naman po yan dyan. Overcomers. When we say full armor, put on the full armor, dapat maunawaan natin na we have to grow in our understanding of God's provision. Na kung nandito ka sa isang sitwasyon na ito, inihanda ka na ng Panginoon para dyan. He will provide for everything that you need para malampasan mo yan. Itong armor na to, hindi niya pinabibili sa atin. Ang sabi niya, isuot mo yan. Hinanda ko na yan. Ang kailangan mo lang gawin, isuot mo yan. Ka-faithful, God has provided for all the solutions. God has provided us with the wisdom that we need to overcome. Pero ang kailangan po natin gawin, isuot natin. Alamin natin kung ano yung mga dapat nating isuot. Diba? Ephesians chapter 4 verse 14. Then we shall no longer be children carried by the waves and blown about by every shifting wind of the teaching of deceitful people who lead others into error by the tricks that they invent. Kailangan maintindihan natin na sa full armor na pinasusuot ng Diyos sa atin,
maintindihan natin that one, God has already provided. Ang ikalawa na we need to grow in our understanding of Satan's schemes. Matalino ang Diyos. Pero si Satan, nandito sa paligid, nagtatali-talinuhan siya. At ang kanyang pinakamabisang sandata, alam niyo po ba kung ano? Minsan nagtinda po si Satanas ng kanyang mga sandata. At merong isa doon na, ano yun? Anong tawag doon? Kalakalawang na, lumang-luma na, medyo bulok-bulok na. Pero mataas pa rin ang presyo. At ang tanong sa kanya, bakit mahal tong presyo na itong sandata mong ito, Satanas? E bulok-bulok naman at lumang-luma na. Bakit mas mahal yan kesa doon sa iba? Sabi niya, kasi very effective yan. E ano nga ba yan? Sabi niya, deception. Totoo naman. Madalas kaya tayo natatalo ng ating mga emosyon, ng ating sitwasyon, ay dahil tayo ay nadadaya. Sa bangko, para daw hindi sila madaya ng fake money, kinakailangan po humawak sila ng humawak ng totoong pera. Sanay na ang kanilang mga daliri sa totoong pera para pagdating ng fake, nararamdaman na nila kung ano ang totoo sa fake. Ganon din po sa ating lahat. With the discernment that God gives us, with the truth that God gives us, nawa maintindihan natin ng malakas na parang pareho eh, parang tama. Pero gagawin ko kung ano yung tama, and I will always be aware na may kalaban, hindi ako padadaya sa kanya. Yung full armor, medyo mahaba-habang discussion yan, pero alam naman natin kung ano ito, hindi ba? Yung sinasabing ingatan ang isipan. Dapat daw, huwag nating kakalimutan, tayo ay iniligtas na niya. Huwag mong kalimutan yan, iniligtas ka na ng Diyos. Sabi daw, ingatan ang ating puso, the righteousness, na ang Diyos ay panig sa atin, binigyan niya tayo ng katuwiran, hindi dahil mabait tayo, kung hindi dahil sa kanyang anak na si Jesus. Katuwiran, katotohanan din, at yung salvation natin, and then yung belt daw po yung katotohanan. Ay, totoo po yan. Kadalasan sa hindi, yung mga problema natin ay bunga ng ating pagtatago ng katotohanan. Pero ang isang tao na tumatayo sa totoo, walang kinakatakutan na kung ano paman. Ano pang sabi yung sandals ng kapayapaan? Yun, sa totoo lang, marami sa inyo ang nagtatagumpay sa bawat hamon ng buhay at may kapayapaan sa puso. Kaya, di ba? Pero yung mga walang kapayapaan, hindi makatulog, maganda ang kama pero hindi makatulog at aligaga, ang hirap lumaban kapag wala kang kapayapaan at ang kalaban mo ay mismo ang iyong guilt o ang iyong nakaraan, ang iyong sarili. Sinabi pa ron yung faith po, di ba? Nako, kaibigan, sa totoo lang, kaya tayo nakakatayo bawat araw. Dahil meron tayong faith na sinasabi natin sa mga sarili natin, hindi totoo yan, Satan, hindi mangyayari yan sa buhay ko because I believe. Pakichat nga po, I believe. Wala po mangyayari sa atin kung hindi tayo maniniwala. Pero ang Diyos hindi po namu-move sa pagngawa-ngawa. Hindi. Ang Diyos nagmu-move po dahil sa ating pananampalataya. When God sees that we believe, God is moving. Because what pleases God is our faith, no matter how small it may be. Huwag tayong padadaya. May apat na magkakaklase. Ay nako, hindi nag-aral para sa kanilang exam. At sabi nila, naku, mag-agawa-gawa na lang tayo ng storya dun sa teacher natin para naman hindi muna tayo pag-testin ngayon, next time na lang. O sige, sige, dumihan natin ang damit natin at sabihin natin na na-flat tayo at hindi natin alam kung anong gagawin kaya tayo na-late. O di, yun ang kwento nila.
At pagdating nila sa kanilang teacher, sabi nila, teacher, di po kami ready kasi na-flat po kami. Oo nga po, ma'am. Oo nga po, apat na magkakapatid yan. Sabi niya, okay, umupo kayong lahat dyan at meron akong itatanong sa inyo, sulat nyo sa papel ang sagot at kapag napatunayan kong tama ang inyong kwento, sige, bukas na kayo mag-test. Okay, ang una niyang tanong, saan kayo na-flat? Saang lugar? At ang ikalawa niyang tanong, anong gulong ang na-flat? O syempre, di ba, gawa-gawa kasi. Alam mo na, magkakaiba ang sagot ng apat na magkakaibigan. Yan ang kwento ng katotohanan. Kapag alam mo kung ano ang totoo, pagbalibalik ta rin man at alam mo yon, tatayuan at tatayuan mo pa rin ito. Ephesians chapter 4 verses 2 to 3, be always humble, gentle and patient. Show your love by being tolerant with one another. Do your best to preserve the unity which the Spirit gives by means of the peace that binds you together. Maging humble daw, maging gentle daw, maging patient daw. Hay, sa ating pong pag-wear ng full armor, kaya natin to ginagawa kasi alam natin that God has provided for everything that we need. That's why we can stand strong. Full armor means na may nilalabanan kasi tayo, kaya kailangan handa tayo. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos, mag-pray tayo, watch and pray nga ang sabi. At isa pa po, kailangan maintindihan natin na merong major battle at merong minor battle. Kaya ang magaling na sundalo ng Diyos, pinipili niya kung ano ang laban na dapat niyang labanan. Magaling tayo dyan eh. Nagbabalibaligtad. Yung minor, ginagawa nating major. Pero yung major, hindi natin pinapahalagahan. May mga bagay ho na, alam ko po, masyadong big deal sa ibang mga tao. Alam mo kaibigan, kung ang lahat ng bagay big deal sa'yo, sorry ah, mukhang maliit kang tao. Pero sa dami ng haharapin mong mga pangarap, may destiny kang matindi, kinakailangan piliin mo ang laban mo. Kasi mauubos ang lakas mo. Pero kapag pinili mo lang yung major, yung kailangan lang, and the rest, you can be a professional ignorer and overlook it. Kasi pinapadala lang yun ng kalaban para madiskaril ka. Pero ang focus mo ay nasa Diyos. Major on the major battles, and the minor, baka pwedeng patawarin na lang, baka pwedeng magpakumbabaan na lang at magkasundo-sundo na lang. Baka pwedeng yung mga minor na mga pagkakatampuhan, mag-chat-chat na lang at mag-adjust-adjust na lang. Hindi tayo pwedeng paglaruan ng kaaway. Kaya nga sa bahay ninyo, kayo-kayong pinag-aaway-away kasi divided we fall. Pag ang tatay at nanay ay nagkawatak na, nag-iisnaba na, nako, mahina na po kayong dalawa. Pero tatandaan po natin ng lahat na there is strength in unity. What is our message for today? Stand firm and stand strong. May tayo tayo, tinatayuan natin na kay Jesus tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos, malalampasin natin to. We are overcomers. We are strong in the Lord and we have everything that we need. We just have to put them all and by God's grace, we will win. Tanungin mo ang sarili mo sa full armor na yan. Yung mga binibigay ba sa iyo ng Diyos, ginagamit mo ba para manalo ka? O review lang po tayo. Our message for today is talking about firm foundation.
Be strong in the Lord. At ang ikalawa ay full armor. Na lahat ng ibinigay ng Diyos sa'yo, gamitin mo. Huwag kang padadaya sa kaaway at major in the major battles and yung minor, overcome it by love because love always win. Nasa ikatlo na po tayo mga ka-faithful at ipangako nyo po sa akin na itong pinag-aaralan natin ay isashare nyo po sa ibang kaibigan. Ang lagay tayo lang ang strong, hindi. Gusto natin maraming mapalakas. May mga laban ng buhay, pero ikaw na may matinding pangarap, ikaw na may matinding misyon sa Diyos, lalampasan mo lamang yan dahil kakayanin mo yan. Naalala ko po yung isang kwento ng isang village po na kung saan merong malaking-malaking bato at nasanay na lang ang mga tao na iyon ay dadaanan at iiwasan. Ganun araw-araw sa makalipas ng maraming taon. Dadaanan yung bato, iiwasan. Dadaanan, iiwasan. Kaya nung isang beses po, may isang dumaan doon at ang sabi niya, ano bang meron dito sa batong ito at lahat na lang ng tao ay iwas ng iwas. At ang ginawa niya, binukat niya. Ala eh, medyo mabigat. Pero kaya naman. At pagbuhat niya, inilipat niya sa tabi at wala nang harang doon sa dadaanan, hindi ba? Pero nagulat siya. Pagtanggal niya ng bato, meron doong wallet. At nung binuksan niya yung wallet, medyo luma na, may mga ginto sa loob. Kaibigan, ang bawat pagsubok na ating nalalampasan, meron yung kayamanan na ating mapupulot at matututunan. O sige nga, gaano karaming bato na ang pilit na hinarangan ka, pero sa lakas na bigay ng Diyos sa'yo, pinilit mong buhatin, pinilit mong harapin at hindi takbuhan. At ngayon, mas magaling ka na. Mas matibay ka. Much better ka ngayon kesa noon. Ephesians chapter 6 verse 11, so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. Anong sinasabi? Be strong in the Lord. Put on your full armor. At ang sabi niya, pag nakasuot ka na ng lahat ng iyon, malalabanan mo na lahat ng mga strategies ng kaaway as you stand strong and as you stand firm. Anong sinasabi doon? Faithful action. Hindi sapat na ikaw ay mayroong matibay na sandigan. Hindi sapat na ginagamit mo ang lahat ng iyong natutunan, mga aral na natutunan mo. Pero kailangan gumawa. Pakisabi ng lahat, gagawin ko ang aking natutunan. In James chapter 1 verse 22, but prove yourselves doers of the word, actively and continually obeying God's precepts and not merely listeners. Oh, kailangan din po makinig ng salita ng Diyos pero hindi sapat makinig. Iyan po nangyayari sa atin sa online eh. Nakikinig tayo. Buti po, maraming salamat sa nakikinig ng totoo. Kasi meron, nandyan, pero chat dito, kain dito ay ginawang sinihan si Teacher Mitch. Meron pong nandyan, pero wala naman ang isipan dyan. Ang sabi ng binabasa natin, be doers. Pagkatapos nating marinig, gawin natin. Kasi sabi niya, dinadaya lang natin ang ating sarili kung hindi tayo magkakaroon ng faithful action. Alam mo kung bakit nakakatayo tayo ng matatag? Kasi yung alam natin na tama, yung natutunan natin sa Panginoon na tama, na nalangin tayo at binigyan niya tayo ng gagawin na tama, yon ang gagawin natin. Yan ang faithful action. Sabi nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Parang sa loob ng ilang taon na ako'y nabubuhay, parang hindi yata ganon. Ako po ay gumagawa. Ang Diyos ay gumagawa.
Ako po ay lumalaban, ang Diyos ay lumalaban. Pero alam mo, may kulang dun eh. Ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. Ang Diyos ang nagbibigay ng success. Yun eh. I have my part, God has part. No, I'd like to correct that. I have my part and God has a lot of parts. But I have to do my part. At yung parte ko, yung pinagagawa niya sa akin, gagawin ko. God will not do my part. God will not do your part. You have to do your part. Revelation 12:11, and they defeated him. Ano nga po? By the blood of the Lamb. That's what we are praying for every form of sicknesses. By the blood of Jesus. But we are going to defeat the enemy. We're going to defeat the devil by our testimony. And what is our testimony? They did not love their lives so much that they were afraid to die. Sa lahat po ng mga sundalo na itinetrain po ng bawat bansa, alam na nila na ang misyon nila ay ipagtanggol ang bansa. Nire-ready na sila, araw-araw pinalalakas ang katawan, araw-araw pinalalakas ang isipan, inihanda na, may mga hazing-hazing pa yan, may mga trial and trial pa, pinatatag ang loob. Kasi alam nila, araw-araw may laban at handa silang mamatay para sa bayan. Mga kaibigan, tayo ay sundalo ng Diyos. Tagumpay na tayo. Yun ang pangako ng Diyos eh. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus because He died and He rose again and He lives forevermore. We will die. But we shall live forevermore in eternity. Lagi natin pinapanalangin mabuhay pa tayo ng matagal, and in Jesus' name we will. But we also have to do our part. Ingatan ang ating mga sarili. Gawin ang tama din. Pero may isa pa po. Ingatan ang ating mga patotoo. Araw-araw po, gawin natin ang gusto ng Diyos. Huwag nating isisi sa Panginoon kung bakit nawala si ano, kung bakit nagkasakit si ano. Because for all we know, may contribution tayo dun eh. Naging pasaway tayo eh, kaya tayo nagkaroon ng problema. Because God is good. He's not going to give you problems. He allowed it for a reason. But when you take a look at it, tayo rin ang may gawa noon. Sige nga kaibigan, isipin mo kung anong problema na meron ka. Si Lord ba talaga yon? O meron tayong partisipasyon doon? We have to test our armors by overcoming our present life situations. Lahat ng binibigay ng Diyos na natututunan natin, papalakas na ginagawa ng Diyos sa atin, aralin natin ng aralin ng mabuti kasi kapag dumating ang problema, pag dumating ang hindi magagandang bagay, huhugutin natin yan at panghahawakan natin yan. Anong sabi sa 2 Chronicles 20:20 nung nangyari kay Jehoshaphat? Sabi niya sa mga tao niya, "Put your trust in the Lord your God and you will stand on your ground. Believe what His prophets tell you and you will succeed." Ang sinasabi ng Diyos, gawin mo kung ano ang natutunan mo. Magtiwala ka sa Diyos. Sundin mo ang pinagagawa niya. Gawin mo ang mabuti. Gawin mo ang tama. Ingatan mo ang iyong sarili. Mahalin mo ang mga tao. Pagsilbihan mo ang iyong Diyos. Pagsilbihan mo ang ibang tao. And God will do His part. And God will grant us success. And God will grant us the victory. What is our message for today? Stand firm. And stand strong. Piliin lang kung ano ang mga battles na kailangan pag-ubusan ng lakas. Pero yung mga minor battles, ibato na natin yan sa ating Panginoon. Meron pong dalawang magkaibigan na very best of friends talaga sila. Nung isang araw po ay hindi inaasahan, nag-away sila. Ganun naman, di ba? Kahit magkaibigan nag-aaway, alam nyo po, nasampal po nung friend A si friend B.
At dahil si Friend B ay nasaktan, kumuha siya ng bato at sumulat siya dun sa sand. Sabi niya, ngayong araw na to, nasugatan ay nasampal ako ng kaibigan ko. Best friend ko, sinampal ako. Sinulat niya yan dun sa lupa. Masama loob niya eh. Pero tuloy pa rin sila, naglalakad, nalalakad. Tapos, meron dun batis. Hindi naaasahan, malalim pala at lunod-lunod yung pong kaibigan niya, si Person B. Pero siya po ay iniligtas ni Person A. Alam mo, pagkatapos siyang nailigtas, nagsulat na naman si Person B. But this time, kumuha siya ng bato at isinulat niya sa bato, inukit niya. Sabi niya, yung araw na ito, niligtas ako ng best friend ko. At tinanong siya ng best friend niya, hello bestie, bakit ganon kanina? Nung sinaktan kita, hindi ko naman sinasadya, sorry naman, sinulat mo dun sa lupa. Pero nung niligtas kita, sinulat mo sa bato. Sabi niya, yun naman dapat, di ba? Yung mga masasakit, hindi magaganda, kinakailangan, hayaan lang natin na malipad ng panahon at wag na natin i-major-major ang pagtotoo ng isip doon. Pero yung magagandang bagay, yun ang hindi natin dapat kakalimutan kasi doon tayo huhugot ng magandang alaala at lakas. Mga ka-faithful, maraming magagandang bagay na ginawa ang Diyos sa ating buhay. Isinulat sana natin yon sa bato. At pag merong hindi magagandang bagay, isinulat natin sana sa lupa. Kasi po, we have to focus our energies and all our might sa magagandang alaala ng Diyos. At kung nagawa ng Diyos yun noon, kaibigan, gagawin pa rin niya sa'yo yan hanggang sa mga susunod at susunod na panahon. Anong palagi natin sinasabi? Sobrang mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya bibiguin, hindi ka niya pababayan. But not in our terms, but in His most perfect time and in His terms. Kaya ngayon, handa po natin ang ating mga sarili. Pag-isipan nating mabuti, Panginoon, ano nga ba yung mga bagay na itinuro mo sa akin na dapat kong gawin para ako ay maging matatag? Fire.
was still amazed by your love and favor. I don't know where I would be. I don't know what I would do now if your love hadn't saved me. You are the strength of my life, and I'm eternally grateful. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. This is our first Sunday of the month. We are asking everyone to please get a piece of bread and any drink po. At ito po ay handa natin ng merong, you know, paggalang. Dahil ito po ay mga simbolo lamang. But these are the symbols of the body of Jesus and the blood of Jesus Christ. Isa po ito sa iniutos ng Panginoong Jesus nung gabi na bago po siya mamatay, about 2,000 years ago. Ang sabi niya, kunin niyo ang tinapay at pagpirapirasuhin ninyo ito.
At gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Nawa maalala ninyo na sobra ko kayong mahal na ibinigay ko ang aking katawan bilang kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Tinubos ko kayo dahil mahal ko kayo. At ang kanyang dugo ang nagsisilbing kapatawaran din ng kasalanan, at pag inaalala natin ito, alam natin na sa kabila ng hirap na dinadaanan natin ngayon, may buhay na walang hanggan. And that's the same message that we share to other people, that life on earth is temporary, that as soldiers of Jesus Christ, yes, we are fighting for our lives, but we are fighting for eternity. Alam natin na hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay ng Panginoon at ng ating mga mahal sa buhay doon sa kabilang buhay. But right now, we celebrate God's victory in our lives. Pag kinain po natin ang tinapay at ininom ang saro, inaalala natin ang pangako ng Diyos. Hindi nga pangako eh, tipan, covenant, at hindi sinungaling ang Panginoon. Pagsisihan natin ang lahat ng ating mali, isuko natin sa Panginoon ang lahat ng ating kasalanan para wala nang dudut-dutin ang kalaban, dahil pinatawad na tayo ng Diyos doon, at maging malaya tayong maglingkod, magtiwala sa Kanya. Tayo pong lahat ay magsama-sama bilang pamilya, ipikit natin ang ating mga mata at magkaroon ng ilang panahon ng pag-amin ng lahat ng mga bagay na dapat na po nating isuko sa Kanya. Tanggapin niyo po lahat ito, Panginoon. Mga tinatago namin, mga kamalian na ito rin ang nagpapahirap sa aming kalooban. Mga mali na dapat pong itama. Gina-justify naming mga mali na alam namin na hindi ito ang inyong nais. Patawarin niyo po kami. Turuan niyo rin po kami, Lord, na maging malakas, maging matatag habang nagtitiwala kami ng buong buo sa inyo. At sa paghawak po namin ng tinapay at saro, muli po pinapahayag namin na kami po ay nagtitiwala sa iyo, Panginoong Jesus. Ama, pinagkakatiwala po namin ang mga buhay namin sa inyo, pati ang aming mga pamilya. Tinatanggap namin ang iyong kapatawaran, ang iyong biyaya, ang inyong kalakasan, ang lahat ng inyong provision para kami po ay magtagumpay. We are overcomers in Jesus Christ, and we have overcome sin and death, and we shall overcome all these problems that we have in this life. Alam mo kung gaano kami kahina, Panginoon. Ingatan mo kami kay Satan. Ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng masama. Lead us not into temptation, by the blood of Jesus, by the power of Jesus. And lead us not into temptation, deliver us from the evil one. Ipadala niyo po ang inyong libo-libong anghel para ingatan ang bawat tahanan, ang bawat isipan at puso, ang aming mga pangangatawan. Gawin namin ang inyong kalooban, because whenever we obey, that's a sure protection from us. That's a sure protection also for us. Ingatan niyo po kami sa mga pride, kayabangan, kasinungalingan. Lord, patawarin niyo po kami. Salamat sa kapayapaan. Maayos po ang magiging pangitain namin at ang aming perspektibo sa buhay. Bless all these elements, and it will be healing to our bodies. Yes, Lord, in the name of Jesus, as we partake of the bread and the drink that you have blessed today, this is serving as healing for our weak bodies at karunungan para magkaroon kami ng maayos na hanap buhay at malalakas na mga pangangatawan at maliligayang mga puso. Salamat. In the name of Jesus, we pray. Kainin na po natin ang tinapay at inumin ang saro, and let's declare our praises to our God. Thank you, Jesus.
As one family, let's hold hands. And the father of the family, or kung sino man po yung head of the family, magdeklaro po kayo sabay-sabay bilang isang pamilya. Declare blessings, declare protection, stand on the truth and on the name of Jesus. Declare blessings on your family today. Sama-sama po kami, Ama, na nagtitiwala na binabago mo ang aming puso at isip. Salamat sa armor na meron kami. We are strong in the Lord. Salamat sa pagtitiwala sa aming pong pagsunod sa inyo. Lalo mo po kaming pinapalakas. Purihin po kayo. Send us to people to bring hope and strength in Jesus' name. Amen. Salamat mga ka-faithful, malapit na ang Pamaskong handog at nawa naman, mag-pray ka na na magamit ka ng Diyos para maging blessing sa 500 na mga tao, pamilya na gusto nating pamahaginan ng Pamaskong handog. God bless you, see you again mga ka-faithful at sama ka sa amin sa aming weekly faith group. God bless us!